Sulit nga ba bilhin ang Honda ADB160? Worth it ba ang ibabayad nating 168,760 pesos? Bilang 6 months na owner ng Honda ADB160, magbibigay ako ng honest review pagdating sa motor na ito. Well, pagdating sa looks, wala akong masasabi. Very aggressive at kita mo talaga yung mga edges ng mga design niya. Pagpasensya nyo na yung motor natin ngayon dahil medyo madumi at nag-rough road nga tayo. Umpisahan natin sa feature niya na torque control. Yes, tama po yung narinig natin na equip ito ng Honda Selectable Torque Control. Malaki ang may tutulong nito sa ating safety dahil ito ang nagde-detect ng rail wheel spin para makapagbawas ng power ang ating engine to maintain the stabilization kapag napadaan tayo sa mga uncommon road conditions. Based sa experience ko, working talaga siya lalong-lalo na pagdating sa uphill. Makikinig mo talaga yung pagkat ng power ng makina para hindi mag-skid yung mga gulong at hindi umangat yung unahan dahil sa pagbiga ng silinyador. Pangalawa sa feature niya ay ang ABS or yung anti-lock braking system. Gamit na gamit ko ito sa mga sudden braking or yung sinasabi nating emergency brake. Iniiwasan ng ABS na mag-lock yung ating gulong kapag tayo ay napabiglang preno para hindi mag-skid or dumulas yung ating gulong sa kalsada na nagiging dahilan ng maraming cases ng aksidente. Para sa akin, dapat ginawa ng Honda na front and rear yung ABS katulad sa NMAX dahil dito sa ADB front lang ang naka-ABS. We have also a adjustable windscreen na manually nating i-adjust. Ito naman ang ating ignition switch. Maganda siya dahil easy to operate at may light indicator. Pagdating sa tank capacity, 8.1 liters is enough para sa akin dahil tipid naman ito at naka-FI na may fuel consumption na 45 kilometers per liter. Satisfying din ang kanyang under-seat storage capacity na may 30 liters. Sa daily basis natin, hindi na kailangan natin dito ng top box. Ikinakabit ko lang ito kapag kasama ko yung girlfriend ko na nagra-rides or malayo yung pupuntahan namin. Sobrang nagandaan din ako pagdating sa taillight. Kakaiba kasi yung kanyang design at ang maganda dito ay nakahiwalay yung kanyang mga signal lights. Pagdating sa comfortability when it comes to riding position, wala akong masasabi dahil relax ka talaga sa biyahe. Ang problem lang para sa akin is medyo matagtag pa rin siya ng kauntian. Pag sinabi kasi nating adventure bike, may expectation tayo dyan na maganda yung play ng kanyang suspension. For sure, ramdam din ito ng mga ADB160 user na talaga matagtag pa ng kauntian. Pagdating sa side mirror, goods na ito sa akin, hindi na ako nagpalit ng aftermarket dahil visible naman lahat ng nasa likod natin at talagang may forma din. Equip din ito ng ESP or Enhanced Smart Power. Tumutulong ito sa ating engine para ma-optimize yung efficiency at mini-minimize naman yung emission para magkaroon ng smooth delivery of power. Para sa akin, dahil adventure bike nga ito, dapat may plate cover dun sa ating engine. Dahil ang tendency kapag tumama ito sa bato ay pwede mabasag yung ating crankcase. Dito sa bandang ilalim sa may likuran may hole dito, walang cover at kita yung chassis na possible na papasukan din ng mga putik na sooner or later baka maging cause ng pagkakalawang ng ating chassis sa bandang hulihan. Adventure bike is adventure bike kaya mayroon din itong USB charging port na pwede nating magamit kapag tayo ay nalobat sa biyahe at kasya din dito yung ating cellphone. Pagdating sa headlight, malakas na rin siya, medyo mataas lang yung position kaya nakakasilaw sa kasalubong kahit hindi naka-high beam. Pagdating sa top speed, 119 km per hour. Solo lang ako that time at hindi na nadadagdagan sa 119 kahit anong piga ko sa silinyador. Pagdating sa performance, 160 is 160cc, hindi natin pwedeng hanapan ng sobrang bilis yan. At bilang isang adventure bike na scooter, nagagampanan naman niya ang comfortability at relaxation ng isang rider sa isang biyahe na katulad ko.